In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To be a disciple of Jesus demands a true faith in God that cannot be hindered by opposition and misunderstanding. In coming to the help of those who suffer, true faith means being the hearts and hands of Jesus, so that through us, He may continue to do good for the people of today. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I've done and what I failed to do. Through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O God, who through your word reconciled the human race to yourself in a wonderful way, grant, we pray, that we, from devotion and eager faith, the Christian people may hasten towards the solemn celebration to come. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. From among his sons. As Jesse and his sons came to the sacrifice, Samuel looked at Eliab and thought, surely the Lord's anointed is here before him. But the Lord said to Samuel, do not judge from his appearance or from his lofty stature, because I have rejected him. Not as man sees, does God see. Because man sees the appearance, but the Lord looks into the heart. In the same way, Jesse presented 7 sons before Samuel. But Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen any one of these. Then Samuel asked Jesse, are these all the sons you have? Jesse replied, there is still the youngest who is tending the sheep. Samuel said to Jesse, send for him. We will not begin the sacrificial banquet until he arrives here. Jesse sent and had the young man brought to them. He was ruddy, a youth handsome to behold in making a splendid appearance. The Lord said, there anoint him, for he is the one. Then Samuel, with a horn of oil in hand, anointed David in the presence of his brothers,
And from that day on, the Spirit of the Lord rest upon David. The word of the Lord. Thanks be to God. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for light produces every kind of goodness and righteousness and truth. Try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the fruitless works of darkness. Rather expose them, for it is shameful even to mention the things done by them in secret. But everything exposed by the light becomes visible, for everything that becomes visible is light. Therefore, it says, awake, O sleeper,
and arise from the dead, and Christ will give you life. The word of the Lord. Thanks be to God. Please arise to honor the gospel. As Jesus passed by, he saw a man blind from birth. He spat on the ground and made clay with the saliva and smeared the clay on his eyes and said to him, "Go, wash in the pool of Siloam," which means sent. So he went and washed and came back able to see. His neighbors and those who had seen him earlier as a beggar said, "Isn't this the one who used to sit and beg?" Some said, "It is." But others said, "No, he just looks like him." He said, "I am." They brought the one who was once blind to the Pharisees. Now Jesus had made clay and opened his eyes on a Sabbath. So then the Pharisees also asked him how he was able to see. He said to them, "He put clay on my eyes, and I washed, and now I can see." So some of the Pharisees said, "This man is not from God, because he does not keep the Sabbath." But others said, "How can a sinful man do such things?" And there was a division among them. So they said to the blind man again, "What do you have to say about him, since he opened your eyes?" He said, "He is a prophet." They answered and said to him, "You were born totally in sin, and you are trying to teach us?" Then they threw him out. When Jesus heard that they had thrown him out, he found him and said, "Do you believe in the Son of Man?" He answered and said, "Who is he, sir, that I may believe in him?" Jesus said to him, "You have seen him, and the one speaking with you is he." He said, "I do believe, Lord." And he worshiped him.
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpapagaling sa isang bulag sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo para po sa lumang tipan inibabi. Who was born of with disabilities ay itinuturing na isang makasalanan. Pilay, pingkaw, bulag, pipig. Basta anumang uri ng kakulangan o kawalan mula ng kapanganakan ay itinuturing na makasalanan. Yun po yung pagkaunawa sa lumang tipan. Ngayon ay pinagaling ni Jesus. Ang problema ay hindi paniwalaan ng mga Pariseo na kayang magpagaling ni Jesus ng isang taong mula pa ng kanyang kapanganakan. Kasi medyo mahirap pong pagalingin ang mga tao na tinuturing na may defects mula ng kanyang kapanganakan. Katulad na nabanggit na bulag. Kaya nga nung kanilang nakita, pinagtatalunan nila kung ito ba'y galing sa Diyos o galing sa demonyo. Anong sabi nila? Hindi, galing yan sa Diyos. Bakit? Hindi pwedeng gawin ng isang makasalanan na gumawa ng kagalingan katulad niyan kung ito ay isang makasalanan. Galing yan sa Diyos. Pero ang nais natin pag-inilaya na isang bahagi po ng ating pananampalataya, isang pananampalataya, na nawa po makita natin alin, naging bukas tayo sa katotohanan. Hindi lamang po sapagat nabuksan ang mga mata ng bulag na ito. Ngunit maging paalala sa atin alin, na yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na nagbibigay ng kaliwanagan upang mabuksan tayo sa higit na katotohanan. Sabi nga po natin noong nakaraang Sabado sa mga naka-attend ng ating recollection, napakahalagang elemento ng building up communities on the communion of the communities, ang alin, ang katotohanan. Napakahalaga po yun. No? Maging wasak ang anumang uri ng relasyon na hindi nakabase sa katotohanan. Pero how do we handle truth? Yung bang katotohanan na pinangawakan natin ay isa bang katotohanan na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan? O isang katotohanan na pinanatili tayo sa kadiliman. Mayroong pagkatotohanan na nagpapanatili sa kadiliman? Mayroon. Saan? Hindi yung katotohanan ang pinahawakan ng mga Pariseo. Bakit? Ay kasi yung kanilang lamang katotohanan ang gusto nilang paniwalaan na alin, hindi kayang gawin niya ni Jesus. Tao lang yan. Eh nakita na sa kanilang harapan. Pinagaling na
ang isang bulag mula nang siya ay pagkabata. So kaya, itong kaalaman at kaisipan ay alin, nagpanatili siya kanila sa kadiliman. Ano yung kadiliman? Na siyang bumulag sa kanila para makita ang pagpapagaling ni Jesus ng nabanggit na bulag. Hindi dapat o ganun yung ating pananampalataya. Kaya nga kutusin, yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na rin, maging bukas sa pananampalataya ng iba na maaari ang kanilang pananampalataya ay kasalungat ng ating pananampalataya. Kaya nga palaging binibigyan ko ng pagpapahayag na huwag tayong matakot doon sa ibang pananampalataya na magpaliwanag. Kasi kuminsan, ba't tayo natatakot? Katulad ko ng mga Pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, tiwalag ka na lang. Kasi mas madali yun eh. Mas madaling gawin yun. Titiwalag ka na lamang. Wala na akong pakialam sa'yo. Kaysa makipag-usap ka. Kasi bakit? Kung talagang ang pananampalataya natin pinangahawakan ay totoo, hindi ka dapat matatakot na magkaroon ng pagninilay doon sa mga pananampalataya na iba ang kanilang pananampalataya. Unless, hindi ka kumbinsido sa sarili mong pananampalataya. Baka mamaya ikaw mismo ay walang alam sa iyong pananampalataya. Ay kapag wala kang alam sa iyong pananampalataya, ay alam mo muna yung pananampalataya. Hindi ka makipag-ugnayan sa iba. Ano ipag-ugnayan mo sa iba? Hindi mo alam yung pananampalataya mo. Ihigupin ka lamang ng ibang pananampalataya. Kasi bakit? Wala kang alam eh. Anong panghawakan mong katotohanan? Wala. Bakit? Wala kang alam sa sarili mong pananampalataya. Pero kung talagang nagtitiwala ka na may alam ka sa iyong pananampalataya, hindi ka dapat matakot. Kasi bakit? Totoo yung pinanghawakan mong pananampalataya. Ay bahagi yung ngayon, lalong-lalo na yung panahon na ito, sabi na natin ay tayo nabubuhay sa pluralistic society. Ano yun? Anybody can claim na alin, I hold the truth. Hinahawakan ko ang katotohanan. Pwedeng ang lahat ay pwedeng magsabing hawak ko ang katotohanan. Na ikaw na may hawak ng katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Kaya mo bang makipag-ungay? Kaya mo bang didepensa yung ating pananampalataya? Kaya medyo mas malaki yung hamon na ipinapahayag ng pananampalataya na ibibigay ng ating Panginoon sa Kristo. Mas madali pong escape ko na alin, ah, tiwalag ka na lang. Wala na akong pakialam sa iyo kasi ikaw ay iba ang pananampalataya. Ah, hindi natin may papakita yung katotohanan na ipinamamanhig ng ating pananampalataya. At higit natin maunawaan ang pinangahawakan nating katotohanan. Kasi kung ito yung tunay na katotohanan, alin, it will encompass. Ito ay dapat na sumuot sa lahat ng uri ng pananampalataya. Kaya, ipanalangin natin sa harapan ng buong may kapal. Tunay na makapta natin ang katotohanan. At hilingin natin, alam niyo kasi halimbawa na lamang, no? Kuminsan may mayroong lumapit sa akin, sabi ang Father, ako'y masama ang loob kasi doon sa taong nagbenta sa akin ng gamot, ang mahal-mahal pa man din, hindi naman ako napagaling. Yun ang kanyang reklamo. Sabi ko, patingin nga ako ng gamot. So, anong nakalagay dyan sa gamot?
nakalagay, no therapeutic claim. Ano siya Tagalog nun? No therapeutic claim. Hindi ito gamot. Yun ang Tagalog nun. It is not a drug. Walang therapeutic claim eh. So hindi talaga gamot yan. E kasi sabi niya pattern, gagaling ako eh. Well, pag ikaw mapanuri ka, sapagkat nakalagay doon, no therapeutic claim. Sinasabi niya, gumaling siya doon. O gumaling yung ibang tao doon. Yun ay isang katotohanan. Maaring isang katotohanan yun. Kasi maaring yung ang tao yun ay uminom ng tabletas na yan at maaring siya gumaling. Pero katotohanan naman, yun ang para sa kanya. Hindi ito maaaring na hindi nahulugan ang katotohanan ang para sa kanya ay pwede maging katotohanan para sa lahat. Kaya nga nakalagay, hindi ito gamot. Kapag sinabi mo yan ay gamot, pinagaling siya, hindi lang siya ang pagagalingin. Lahat ng may sakit na nakalagay doon, pwede siyang pagalingin kasi bakit gamot yun eh. Kaya kinakailangan natin ng isang mapanuring pag-iisip para maintindihan natin ang usapin tungkol sa katotohanan. Ang katotohanan na magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Kasi yun ang pananampalataya na dinulog sa atin ng buong may kapal. Hindi isang pananampalatayang bubulag sa atin para ma-isolate tayo sa isang katotohanan na maaring para lamang sa isang uri ng tao o sa isang uri ng kasaysayan. Pero iaalis tayo sa isang mas malaking pagkaunawa ng katotohanan. At sabi nga natin, kung talagang tayo nag-aalap ng katotohanan natin, it should lead us to Jesus. Dapat kahantong tayo kay Jesus. Alin? Kasi yun ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. At kung talagang tayo ay kay Jesus, dapat maging bukas din tayo sa ating pagkaunawa ng katotohanan. Kaakibat niya na rin ang pagiging bukas sa pinangahawakan ng ibang mga taong ang katotohanan ay maaaring kabaliktaran ng hinahawakan natin ang katotohanan. Sabi ko, ba't kayo matatakot na humarap sa mga taong nagsasabi na sila ay katotohanan din? Pero kabaliktaran ang pinanghawakan nating katotohanan. Huwag kayo matakot. Bakit? Palabas at palabas kung sino talaga ang totoo. Kasi katotohanan yan eh. Pero yun naman ang makita natin. Ang katotohanan ng pinanghawakan natin ay alin. Sanang magbigay ng liwanag. Hindi kadiliman. Hindi kagulumihanan. Ngunit isang liwanag na siyang tatanglaw sa atin at magbibigay sa atin ng higit na pangkaunawa sa mundong ginagalawan natin. Naghahanap tayo ng katotohanan, lumapit tayo kay Jesus. Tumulog tayo, manikluhod tayo sa Kanya. Panginoon, ako'y naghahanap ng katotohanan, tulungan mo ako. Kaya napakahalaga po yung paglapit natin kay Jesus na alam, siyang pinanggagalingan ng lahat ng katotohanan. At nawa yung pagkaunawa namin kay Jesus yalin, huwag maging daan ng ating pagkabulag. Huwag maging daan ng maging pagkabulag sa atin alin na ma-isolate natin yung katotohanan pinangahawakan lamang natin. Dapat yung katotohanan ng ating pinanindigan ay isang katotohanan na pwedeng i-apply, pwedeng makipag-ugnayan, katotohanan na pwedeng maging bukas sa iba pang mga katotohanan na ipinamamalik natin sa daigdig na ito. Kasi bakit? Kasi baka na mamaya, tayo ay nakatingin sa isang parehong realidad, magkaiba lamang
ng side. Anong katulad ng sinasabi ng Lord? Ay, Father, ano yan eh? Ulo. Hindi, Father, ibon yan. Pero parehong maaaring, parehong tama. Magkaiba lamang ng side. Eh, kung tinapos mo na kagad, kung ang katotohanan mo ay, katotohanan ko ay, katotohanan nagbubulag, ah, hindi mo lang makikita na ang kabila pala ng ibon ay ulo. Or, the other way around. Kasi bakit? Tinigil mo na ang paghahanap mo ng katotohanan. Kung talagang tayo ay nananampalataya kay Jesus, siguradong ipapakita niya sa atin ang pananampalataya. Kung talagang tayo ay naghahanap ng katotohanan, ang pinakahuling hantungan ay walang iba kundi si Jesus. Kung kaya, kung talaga naghahanap tayo ng katotohanan, humingi tayo ng tulong kay Jesus. Sapagkat siya lamang ang may tunay na may hawak ng katotohanan. Please, I believe in your God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived with the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, crucified, and was buried, he descended into the hell, and the third day he rose again from the dead, he ascended into heaven and seated at the right hand of the Father Almighty, from thence he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us beseech the Father for the light of personal and committed faith, so that through our good works, his name may be glorified. Lord, let your light shine upon us. Lord, let your light shine upon us. That the church may humbly acknowledge her own weaknesses, so that, strengthened by Christ, she may be faithful to her mission to be the light of the world, we pray. Lord, let your light shine upon us. That our spiritual and political leaders may see their own limitations and sins, so that they may prove to be effective and compassionate guides to others. We pray. Lord, let your light shine upon us. That the blind and the handicapped may be effectively assisted by both government and non-government agencies to lead meaningful lives. We pray. Lord, let your light shine upon us. That the eyes of those blinded by honor, wealth, and sense of superiority may be opened by the Lord, and that they may humbly recognize the reliance on the Lord
and our fellow human beings, we pray. Lord, let your light shine upon us, that we may renew our commitment to justice and peace, and raise our voices in behalf of the poor and the downtrodden, we pray. Lord, let your light shine upon us. Father, Jesus our Lord, open the eyes of the blind, open our eyes to recognize His presence, especially in the lives of our brothers and sisters. Through Christ our Lord. Amen. Sacrifice be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept.
accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His church. We place before you with joy these offerings which bring eternal remedy. O Lord, pray that we may both faithfully revere them and present them to you as is fitting for the salvation of all the world. Through Christ our Lord. Amen. Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is only right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal Lord. Through Christ our Lord. By the mystery of the Incarnation, He has led the human race that walk in darkness into the radiance of the faith, and has brought those born in slavery to ancient sin, to the waters of regeneration, to make them your adopted children. Therefore, all creation of heaven and earth sing a new song in adoration, and we, with all the hosts of angels, cry out, and without end, acclaim. We give you praise, Father most holy, for you are great, and you have fashioned all your works in wisdom and in love. You form man in your own image and entrusted the whole world to his care, so that in serving you alone, the Creator, he might have dominion over all creatures. And when through the disobedience he had lost your friendship, you did not abandon him to the domain of death, for you came in mercy to the aid of all, so that those who seek might find you. Time and again you offered them covenants, and through the prophets told them to look forward